Good morning, it's mixed sunny and cloudy. It's January 24. Yan po ay sili na mga 7 feet ang taas. Ayan na po. Taas, no? Yan. Dahil nga po healthy siya. Yan po yung puno niya, no? Yan. Dito po to sa Giwan, Philippines. So ngayon po meron tayong gagawin at gagawa tayo ngayon ng special tea. Kasi ngayon po kasi malamig, maraming sinisipon, inuubo, tinatangkaso. So maganda po na magsanay tayong uminom ng mga alternative. Huwag tayong umasa sa mga pharmaceutical medicine, mga chemicals na which is harmful. Na hindi naman sinasabi talaga kung ano yung mga side effect, basta yun daw. Pero salamat tayo sa Diyos that God created these herbs, fruits, vegetables around us na pwedeng magamit din pang alternative sa mga common sickness, lalo po pag mga December, January, yan po diba, kumakalat yung mga viruses. Ngayon po gagawa tayo ng specialty pag tayo nang magtagal pa. Okay, so let's go to our specialty ngayon na akin pong nandito lang sa paligid, no? Nandito lang sa mga paligid-ligid. Mapansin mo yan, ayan po ay ano? Sambong. Yan po, oh. Yan po ay tumubulang. Yan po. Iba-iba pong mga tanim sa paligid. Yan pong baby seed. Ito nga po ay kasama yun. Pero yan, hindi po yan. Andito tayo sa ating gagawin ngayon na special tea. Ano po ito? Yan. Okay. Sa special tea, maganda po gawa tayo nito. At ipapakita ko muna yung una. Ito po ay, yun nga po ang sambong. Okay, yung pong punong yun na pinakita ko. So, di ko ito masyadong bibilangin. Mga around 10 leaves. Hugas na to. 10 to 12 leaves. Yan po ang sambong. Para siyang dahon ng tabako, pero ito ay maliit lang. Depende sa lupa, no. Ito kasi pagkabata pa malalapad 'to. Kaya habang nagma-mature ay umaano siya, unti-unting lumilit. Pero po isa po sa importanteng sangkap yung sambong. Marami po siyang benepisyo sa mga sipon, ubo at mga pantunaw pa nga ng mga ginagamit sa mga may mga stones, eh. Nakikita ko, eh. Sa mga testimonials, mga yan po, sambong. Okay, number one, sambong. Lagyan natin dito. Yan, sa loob. Yan, mga 10 to 12 leaves. At syempre, ito pong moringa malunggay. Tatlong tangkay. Sama natin ito. Oh, dalawa hanggang tatlong tangkay. Sa mga city, naku, mahal na ito. Pero kung nasa probinsya kayo, walang problema. Tusok nyo lang yung katawan niya ay mabubuhay na siya. Ayan po. At hindi mo na siya bibihin. Ayan po yung pangalawa. Malunggay. Dahon ng malunggay. Ng buhay. Na napakarami ng research dyan na napaka-healthy. Yan. Meron daw siya mga sa 93,000. Ano ba ito? Yung ano? Kanyang orak value raw. Sabi nga sa foreigner na endocrinologist. Okay. So, yan po. Yung kanyang orak value na tinatawag. Ito po naman, na pangatlong sangkap. Ito po ang tinatawag na sumikat na ito, eh. Ito yung paragis. Ang paragis. Wow. Yan. Paragis, isama natin. Ang ilang ano to? Puno, apat. So, yan po. Pero pag gumagamit yan ito, dapat hugas. Kasi baka naihian ng kung ano dyan. Okay, so kailangan hugas. Yan. Pangilan na yon, Pangatlo. Pang-apat. Ito pa. Tapusin natin itong ano, mga paragis na to. Yan. Actually, hugas na to kayo na pa. Okay, pang-apat. Then, ito pong panyawan.
Katawan nito ay parang baging. Kasi laki nito. Mas maliit pa ng daliri natin. Na para siyang tinik. Pwede rin tinik. Ito ang ating gagamitin. Pang lima. Ang dahon ng panyawan. Kumuha ako ng mga 7 or 6 leaves. Yan. Kasi malapad naman siya. Ang panyawan. Okay. O, tinawag to na ano. Makabuhay. In Tagalog. Makabuhay. Na bumubuhay. Sa mga may karamdaman. Binubuhay niya. At marami siyang binipisyo. Din. Mga pang-anti-cancer na yan. Yan. Mga sipom. Sakit ang, pag masakit ang ngipin daw. Ito po. Nakita ko sa YouTube. Masakit ang ngipin. Ayan. Dinikdik siya. Tinanggal yung balat. Yung ano ito. Yung pinakakatawan nito. Siniksik lang. At sinubukan ko rin ito. Tanggal ang kirot. Wala pang isang araw. Kaya hindi ito masilalagaan. Makabuhay. Okay. Next po. After makabuhay. Yan po ay ang huli natin sangkap. Etong kilala rin na anti-cancer. Isa po to sa sumisikat din at matagal na. Marami na rin mga pag-aaral dito. Dito po sa dahon ng guyabano. Guyabano. Sa iba, graviola. Yan, daming tawag ito eh. Dahon leaves. Ito, dahon. Dahon leaves. Yeah, dahon po. Yan, leaves ng guyabano. Mga around 10, 12, or mga ilan to? 15 leaves. Hindi marami-rami ano. Eh, kilala siya ng anti-cancer, anti-inflammatory. At iba pa. Alam mo, maganda po mga kaibigan, mga kamix. Mga kamixi. Na matutunan po natin mag-apply ng mga herbs. Itong herbs, yan po ay healthy yan. Okay. Na hindi tayo laging dependent na lang sa mga chemical na which is very hazardous sa ating kalusugan. Ngayon, ito ngayon nating gagawing tea. Okay? So, yun po. Papakulan natin to. Papakuluan. So, yan. Yung sinasabi lang mineral na anak ko, ang mineral na tubig ay yun naman ay wala naman talaga. Filtered na wala na mga minerals. Ito po ay mayroon pa si mineral. Base sa Water Philippines sa seminar na at natinan ko. Meron siyang live minerals. Kaya maganda siya na laging lalagyan ng cover ito. Pero mayroon naman iba na nagtuturo na pag pinakuluan, okay lang din siya na nakasingaw lang. Kaya yung ano ba, yung usok niya habang nag-steam. Nasa inyo po, mahalaga po, pakuluan mo siya. Okay? Yan po ang ating gagawin ngayong umaga. Iboboil natin. Okay? Lagyan natin to ating special tea for today. Na ilan ba yun? 6 ba? 6 ingredients. Puro lang po siya leaves. Okay? Puro leaves lang po siya. Pero pwede kayo magdagdag ng ginger. Pwede po lagyan yun. Ng iba pa. Okay? Kasi sabi nga ng mga nag-research na maganda rin po yung kombinasyon ng mga dahon. Kasi nag-create siya ng tinatawag na synergy or synergistic effect. Pag kinukombine mo yung mga healthy. Kaya nga mayroon pong nauuso na ano yun, na mga capsules from ibang bansa sa US na kinukombine nila based on the scientist research and studies nga maganda pala yung kinukombine. So yan po. Puro tayo leaves ngayon natin kinukombine. Pwede po ilagay ng ginger and iba pang mga herbs. Okay? Or yan lang. Luyan dilaw. Pwede rin po yun. Okay? I-mix mo siya at pamienta pa nga po, maganda po yan. I-mix nyo, yun pong ginagawa. So, dito tayo ngayon sa ating leaves lang. So, mamaya, sa pag naluto na siya, I mean, pag kumulo na, pwede mo rin siyang pigaan ng lemon or calamansi. Okay? Calamansi doon sa cup habang nagpapalamig ka. And then, pag medyo malapit ng medyo, di na masyado mainit, pwede na pong inumin.
All right, so thank you very much. Thanks for watching, mga kamiksi. All right, to my channel, Mix Essential Vlog 2. Bye-bye. Have a blessed day, 2024.